Hoy, kumusta kayo mga bay? Sana okay kayong lahat dyan, no? Ngayong araw nga pala, pupunta tayo sa ano, sa Rusi Main, Dumaguete. Gaya ng nakasanayan natin. Tapos titingnan natin yung KRY 200. May iba sa inyo dyan, nagre-request no, dati pa. So ngayon lang natin na pagbigyan, kasi ngayon lang tayo nakakita ng stocks. Tsaka inaantay ko kasi talaga yung 2020, pero wala pa rin. So yung ano pa rin gagawin natin, yung KRY 200 na 2019. So yan po yung pakay natin ngayon mga bay. Pero bago yan, mag-usap muna tayo. Kasi ano no, may topic akong gustong banggitin po sa inyo. Kasi may napansin ako, di lang sa channel po natin, kahit sa mga Facebook page, sa mga comments tungkol sa brands, ayoko kasing ganun eh. Yan yung pakay natin dito sa Bimoto. Isa sa mga ginagawa natin dito is maiwasan natin yung brand war. Kasi hindi naman dahil sa gumagawa ako ng mga motor ng Rusi, nagko-comment pa yung iba na, oh, bet Rusi yung binibideo mo, tapos wala ka pala namang Rusi. Actually, may mga Rusi naman po talaga kami, no? So, eto lang kasi, yung mga ginagamit natin ngayon, negosyo to eh. Di bale na, di na natin babanggitin yan, no? Pero yung topic na gusto ko lang i-take up by is yung tungkol sa brands. Kasi madalas, pag may nagko-comment, sabi, uy, mag-branded na lang kayo. Pag sinabi kasing brand, pangalan yan eh, pangalan ng kumpanya. Ayan, rehestrado dun sa Republika ng Pilipinas na company. Ayan, ganyan. Para hindi kulorum, no? Kaya may mga brands. So, pag Rusi kasi, parang dun sa isip na yung iba, parang hindi na yan brand eh. Kasi, pag branded, sinasabi, yung Yamaha lang, yung Honda, Kawasaki, saka Suzuki. Yun yung kadalasan eh, nababanggit. Yung mga Japanese brands po na sikat na sikat. So, pag dumating kasi sa Rusi, sabi, oy, yung branded na lang. Bakit? Ano ba sa tingin ng iba? Hindi ba brand yung Rusi? Okay? Porket ba local? Porket ba China? Kung tutusin, China rin yan lahat eh. Kahit yung Big Four, China rin yan no-produce, di ba? Japanese nga lang yung brand, oo. So, made in China pa rin yun. Yung iba nga lang, nag-outsource dun sa Thailand, dun sa Vietnam, ganyan. So sa Rusi kasi China po talaga, tapos yung karamihan pa ng mga motor inassemble pa dito sa Pilipinas. Ayan, so naging local na dun sa mga viewers natin. Hindi porket Rusi wala nang brand yan. Brand pa rin yung Rusi. Okay, sana malinaw tayo dyan. Madalas mentality na ng tao niyan eh, ng mga motorista, na pag branded kasi dapat Big Four yan. So yan lang naman gusto kong ano sabihin, no? So, yan. Sana may mai-comment din kayo tungkol dyan. Anyway, ngayong araw, gagawin nating video is yung ano naman, yung KRY 200. So, wala naman po sa topic yan. Gusto ko lang para maiwasan na rin yung brand war, para ma-irespeto rin naman yung ibang brands. Kasi, tulad yan, nakikita nyo, Apache, TVS yan eh. Ngayon, kung sabihin nyo ba, hindi yan branded, kasi TVS, katunayan yan, yung TVS, napakalayo na yung rating niya, no, sa Rusi. Akalain nyo rin naman, Rusi is number 3 sa market. Top 3 si Rusi ngayon. Katunayan yan, ngayon lang kasi yan eh. Ngayon lang yan, may mga ano rating-rating na ganyan. Second pa nga si Rusi dati eh. Well, in general na yan, in terms of sales, services, lahat. Nag-top 2 na si Rusi. Okay? Actually, lumagpas pa niyan kay Yamaha dati, nung wala pang mga scooter si Yamaha. Okay? Just to clarify that, nung wala pang mga scooter si Yamaha, tapos wala pa rin mga tao na gustong mag-rating, pumupunta sa LTO, yan, nagbibilang kung ilan na ba yung nabili na Rusi, yung Honda, yung Yamaha, mga ganyan. So, dati pa, nag-second na talaga si Rusi. Kasunod ng Honda mismo. Ngayon nga lang kasi lumabas na yung mga scooters ni Yamaha, dun kasi nag-top si Yamaha eh.
Dati wala naman yan, yung mga small bikes nila. Wala lang yun. Hindi yun nakakapag-top doon sa Yamaha. So, nung lumabas na talaga yung Miu, Miu Sporty, yan, MIUI, yung mga Aerox, NMAX, T-MAX, V-MAX, doon na tumaas sa market si Yamaha. So, yan lang naman. Off the topic na yan, no? Pero gusto ko lang i-flex yun kasi yung iba kasi hindi alam yan. Okay? Konti lang yung nakakaalam yan. So, kaya ako yan piniflex sa inyo. What's up, Philippines? And what's up, world? What's up din kay Tibor Ventura ng Jeddah, Jojo Ambra Jr. ng Cebu, Atnel Lasala ng Cavite, Anoba Pedots ng Ozami City, Melger Cabanag ng Baye City, Peter Parker ng Lapu-Lapu City, Aizel Kylemar ng Calamba, Laguna, Blanche Rider Motovlog ng Cebu, Adam Mesa Jr., Leif Lawrence Fernandez, Franzan Balansag, Ben Spinelli, Dan Sala, Christian Rufo, Kobe Kensias, Dre Lastrick, RB Alolines, Maria Juana, Hasim YTC, Obreng Vlogger Inday Rosing, Kordarski Moto TV, John Delavine, at kay Thea Smith Halfway. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong panonood dito sa Bay Moto. Nasa Rusi ulit tayo para gawin natin ngayon yung KRY 200. So steady lang po dyan, bye, para sa video ng ito. So Rusi KRY 200cc, yan yung gagawing video natin ngayong araw. So eto pa rin ay Euro 3 compliant na yung makina. So tingnan natin yung specs niya, bay. Walk around review lang muna tayo para sa karagdagang impormasyon sa lahat ng gustong kumuha nito, no? So simula tayo sa headlight. So sa napapansin nyo, malinaw naman yung glass ng headlight. Yan, matibay. Tapos nakahalo dyan lang sa loob. Ordinary bulbs pa lang yan, pati yung parking light niya nakikita nyo kaagad, no? Pero pagdating naman sa signal light, LED na po yan. So ito yung mga signal lights. So maganda na yung cover, pati yung plastic niya, ba yun? Gusto ko yung material niya. Ganun din sa front fender. Ayan, ito yung mud fender, di ba? Tapaludo. So maganda din yung materials. Gaya lang din nung ano, Delta X110 tsaka yung 125, no? Ayan, ganyan na yung pintura niya, medyo rubberized. Tapos nga pala yung inverted fork, papansin nyo kaagad. Tapos may cover dun sa ano, sa ilalim. So same material pa rin yung plastic nito. Ayan. So nakatatak si Rusi. Eto kasi yung, hindi pa to yung bagong decals, eh. Di ko alam kung may ilalabas pa mang bagong decals ngayon sa KRY 200. So eto pa yung dati. Ngayon punta tayo sa gulong, bay. Size nito is 275x18. Okay, makikita nyo dyan, 275x18. Naka disc brake pa rin, syempre. Actually disc brake na lahat to. Rear and front, no, disc brake na po yan.
speedometer sensor nandyan pa rin. So ito din ay air-cooled yung engine niya. Tapos may return, tsaka yung regulator valve, nakikita nyo dito. Medyo madilim, no? So tingnan natin sa kabila. So dito mas klaro, ito yung return niya, papunta dun sa regulator valve. Yan ulit ay nagre-regulate ng gasolina na hindi nasusunog. So ibabalik niya dun sa box niya para masunog ulit. So ito po yung block. Ganyan po kalaki yung sa 200. Tapos carburetor. Yan yung makina. So same pa rin. Ito hindi ito natitikop. Spring type lang. Yung sa likod naman na footrest, ayan, naka-alloy. Tire size sa likod is 110/90x16. Naka-disc brake pa rin. Tapos eto yung swing arm niya, gusto ko. Ang tibay na, no? Tsaka ang linis-linis na rin tingnan. Tanke pala, no? Eto yung master. Kickstart. Ayos. Engine oil capacity nasa 1 liter. Ito yung tsura ng pipe niya, bay. So, maganda na yung tunog ng stock niya. Tapos sa likod, ito yung tsura ng ilaw. LED po yan lahat, tail light, brake light, pati mga signal light. LED. Tapos tumatakbo-takbo ito, no? Yung signal light niyan, tumatakbo-takbo yan. So, plastic chain guard pa din. Sprocket combination is 43x15. Dito makikita nyo may fuel cock. Tapos yung starter niya andyan, no? Same design lang din dun sa karamihan, no? So, this is a 5-speed manual transmission. One down, all up. So, sa mga gustong mag-trail dyan, pwede nang entry to, no? Ngayon, si KRY, etong 200, digital pa rin. Pero gaya ng kadalasan, no? Yung gas gauge yung wala dito. So, meron na dyan, RPM, may light indicators, neutral signal, high beam, lahat nandyan. Maliban lang talaga dun sa gas gauge, yun yung wala dun. Okay, clutch feel, sakto lang, di masyadong magaan, di rin masyadong mabigat. Light switches, ayan, same lang dun sa karamihan, no? Signal light, pero maganda na yung material talaga. Horn, naka rubber grip, eto ba yo? Naka choke, ang cute ng choke mo. Pero may choke pa rin dito. Ayan, pag ginalaw mo yan doon, ayan o, sumasabay o. Okay. Kabila naman, yung engine kill switch niya, ganito yung itsura. Tapos starter, no? Ayan, naka-rubber grip, handbrake, brake master, nandyan po. So, basically, katulad lang din ng CareWife 150 si 200, no? Doon lang sa displacement nagkakaiba. So yan yung CareWife 200 ba, no? Ang presyo nga pala nito ay nasa mga 64,000. Tapos down lang kayo ng 7,000. Monthly kayo nang nasa mga 2850 something. So rebate pa rin kayong 300 pag masugid magbayad. So nasa mga 25 something lang po yung presyo niyan. Ayan. So maraming salamat ulit sa inyong panonood. Nasa Bay Moto pa rin po kayo at eto si Bay Jihai. Laging tandaan po, ang buhay ay mahalaga. Kaya drive safe po.